dito. Okay, dito na lang. Pero tara, punta ka doon next month. Ano? Ipakita ko rin. Ipakita na lang. Ipakita ko rin. Ipakita ko rin. Ipakita ko rin. Yes. No, pakita lang, pre. Pakita lang. Pakita I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Tawag lang ganyan pa na. Ang tatawag. Okay. Nice one, pre! Next one! Pasti yung task kailangan ko ito. Pag-ibig sa Cobra. Hindi talaga sa Cobra. Yung pre. Pag-ibig ko pa sa Cobra. Ang dalawa sa mga. Ang dalawa yan. Ang dalawa sa mga. Ang dyan eh. Ang dyan eh. Yan. Ano sa tayo sa tayo ready? Bumalik sa tago. Wala naman lang tayo. Wala sa'yo lang sa task, pre. Ito lang tayo. Salamat na yung mga nalang ito yung error ko. Ano sub ko tayo, Jerry? O, pwede, pwede. Pero ano ko ba? Pero di natin sub. Hindi ko sila ako, may player ako, pwede. Excuse ko, pwede. Tamangan nyo, ha? 8 man, daw pwede nyo lang. Sige, pwede. Huwag mo lang muna, bitch. Bro, bukang ina. Wala dito, Leslie. Silip ako, boss, pre. Mukha lang, masin pa mong silip mo. Bago pa, nasa may turtle side yata, yun ka dyan. Pagka hindi ka makakawa ng pagpapakawa. Dapat pa, expected mo na ako na doon sila. Tawa ko si Daddy, pre, hindi ka pa. Ako na ako naman si Daddy. Daddy, pre. Daddy, pre. Dapat pa, expected mo na doon sila para sa baba ng teletrade. Sa tayo nalilugi, pagka-dagger yan. Pero okay lang, pre. Ano mo tayo magagawa? Asa pa rin ako ba? May nang inang yung week. Mawawala sila, pre. Mabalat tayo, mabalat tayo, pre. Mabalat tayo, Dick. Punta sa taas ka. Sige, sige. Sige, go ko yung contra. Bins, dito ka sa buba. Ano to? Ano natin, pre? Hindi nyo pangito, pre. Ano sa akin? Wait lang, ha? Wait lang, may minyan dito, pre. Hindi ako lang mapunta ako. Kaya kaya naman lang. Sabihin nyo sa akin, pre. Dalawa. Ba't lang, Bins? Agalayan mo sila doon. Basagin nyo. Dada lang, sasagin natin. Prenta lang, pre. Prenta lang, pre. Promise. May hindi kayo diyo, pre. Huwag yung gawa ng play. Mag-isabuti na yung last niya. Pre, mo sabot din dito. Kahit pa nabuti ako, pre. Papakan niyo, pre. Dito ako. Listen, ha. Bakna, bakna. Dito, pre. Nakakaw sila. Oo. Ito, nandun na. Ingat ka kayo. Pre, ano, pre? Pre-clicker, pre. Pre, pre-clicker. Itman, mabaw ka nga dito. Una nga po, pag ganun, po flicker pre. Pag hindi mo rin kasi flicker pre. Ano? Sige na. Sige na yun. Gale, gale lang pre. Early lang na nalang kaya. Wag mo na, wag mo na yung contestant. Ano kayo ni? Magkakapalit din lang pre, po flicker pre. May flicker set na yung cobra. Ingat, ingat. Apatin natin yung bot. Oo, tara. Ikaw mag-vision. Paano? Bot, clear off. Baba, pre! Angat ko ba, tara? Wala ko lang tatawag dito, ha? Tara, dito ka na, Baras. May panaling na hook dito, eh. Pakancel, ha? Hindi, nakita ko ba dyan? Hindi, hindi, hindi. Baka sa hook dito. Nakatakilan. Hindi, meron dito isa. Basag to, basag to. Paano? Tatak na isa, tatak na isa. Hindi, sige, meron isa. Bigyan mo na yan. Tatak na isa, tatak na isa. Hindi, direte nga nila. Hindi sila mag-react, pre. Huwag tayo mag-react. Oo, huwi yan, huwi yan. Mag-flicker pa, eh. Gay, bigyan mo na. Pakiramdam ko na. Magbawa na ako, pre. Clear ko na ito. Lala, light na. Wala, light na. Wala ka ba ulti ba yun? Ito, ito. Okay, sarap mo nga ito,
Tuloy! Hoy, baka na! Bro! Madali lang yan! Hindi kaya, 5 seconds na ha! Nandito lang ako! Tap tayo. Ano ba? Baka mag-pulsin sa dito na. Parang mag-pulsin ako wala. Baka
So, sa akin yung ano, sa team ko nag-perform na maganda talaga sa team ng Team White ngayon. Ay pinyo nag-i-step up talaga sa tingin ko si Yuki. Si 3D, okay naman laguan niya. Kaso kasi ano eh, hindi siya sanay sa 5 man. So yung mga ano, yung moves na ipit sa lane, hindi niya alam yun. So pag iniipit siya, andali niyang ipitin. I think si 3D kailangan niya pa talaga mag 5 man. And ito, sa post-4, goods yung quality yung post-4 nila eh. Quality si Yuki. Sa ano naman, sa tank naman nila, post-5. Okay naman, kasi may hagap na role yung post-5. Kaso mahilig kasing gumamit ng mechanical move yung post-5 eh. Mag-execute ng, ano, ng Chu. Gusto niya, gustong gamitin yung Chu. Kaso, high mech na hero yun. Ooh! High mech na hero yung, ano. Ano masabi mo sa Team White? Yuck. Ayaw mo sa tiyak? Sa Team Black? Hi! Hello! Oh, ali ka na. Hindi siya alam kung tatawa siya o iiyak eh, no? Yung post 5 naman, mahilig siya gumamit ng high mech na hero tulad ng Chu, ganun, which is okay naman, kaso pilit eh. Dapat master niya muna yung hindi high mech na hero. Step by step siyang umano dun. Kasi palapit na yun yung 31, malapit na yun. 30-31 ata yung laban nila. So, palapit na dun. So, parang, kaysa batakin niya yung Chu, mas magandang bumatak na siya ng mga simple hero. Tapos yung positioning i-correct niya. Parang kasi silang nahuhuli sa ano eh. Sa rotation. Parang nawawala-wala sila. Pagdating naman sa panel nila, problema, yun, gustong gamitin yung Ling, yung Lancelot, high mech hero din. Mahirap gamitin niya sa 5v5, mas lalo na pag may alam yung kalaban. Alam mo yun? So, ang pinayo ko sa kanya yung mga low mech hero tulad ng Alpha, Balmon, mga ganun, yung mga Pindot Gaming. Pag hindi na siya may stress sa gagawin, ulti, labas, ikot-ikot. Yung mga ganun lang para kahit papano makasabay-sabay sa ikot or galaw. Next, yung kay, ano, kay Pablo, kay Nate Man. I think kay Nate Man, masyado siyang, ano eh, impulsive. Yung map awareness niya, parang hindi masyado ganun count point. So, kailangan niyang ayusin sa map awareness, tapos hero pool. Alam niyo, mas madali kasi pagka tapos ang problema pa nito ng team White sa akin, sa tingin ko yung spell nila. Hindi nila alam. Parang magpo-purify ba ako dito, mag-sprint ba ako dito? San tayo lalamang, san tayo hindi. I think kailangan talaga ng batak sa RG. Sa totoo lang eh. Tapos yung kay 3D naman, si 3D magunong naman eh. Like legit magunong si 3D. Kasi yung pinopoint ko dito ay 3D. Nasanay siya sa solo, trio. Ganun na game, magkaiba yun eh. Okay, magkaiba yung gameplay niya sa 5-man. Sa 5-man, more on comps, bitawan ng skill, titignan mo din yung kakampi mo, positioning mo, tapos ingat sa lane kasi pwedeng ipit factor sa goal lane, mga ganun. So, nag-struggle sila dun kay, nag-struggle si 3D sa ganun play. Mas lalo na yung ano, yung kasi ang problema kasi binibabysit masyado si 3D. Dapat, ano yung situational eh. Dapat may time na alam mo na pupunta ka na sa yung tank nila, pati yung post-4. Alam mo kung kailan ka na pupunta ng bot paga, or sa goal lane. Pag ano lang, di siya mamatay si 3D. At saka kung kailan hihingi ng tulong si 3D. Pero sa tingin ko nag-improve naman sila for the time being. May scrim na sila nakukuha. Okay. Binigyan ko na sila mga pattern, paano yung gagawin, mga basic strategy. Ayun yung ano dun eh. Ayun yung fundamentals. Guess nyo yun. Natingin ko mag-improve naman sila eh. Kasi yung lalamang sila sa team. Like I think by end of the month, sa 30, match sila ng Team Black. I think. Kailangan talaga maging, kung kayang gamitin ni 30 yung Moskov in a high caliber level, dapat kaya niya din gamitin yung mga ibang hero. Kahit di naman ano eh, di naman lahat eh. Kailangan Claude, Moskov, tapos ano pa, palawakan niya lang ng konti yung hero pool niya. Gary, Bruno, malaki naman hero pool niya kasi nag-ano dun eh, yung mga hero pool niya wala masyadong escape eh. Alam niyo yan, yung parang kailangan talaga mag late game. Other than that, okay ka babe si 3D, super okay na bata. Nakikita ko sa kanya si Rene J in a way na masiyahin, masaya siya, alam niyo yun.
Di niya tinitake granted yung lahat ng bagay. Pero yung sipag talaga hinahanap ko sa kanila. Kasi hindi naman siya pumunta dito para influencer. Pumunta siya dito para mag-practice. So talaga nagbabatak sila. Like everyday, bata, pag may problema, pag-usapan. Alam mo yun. Para maabol sila sa skill level. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na lamang team block kasi ganyan-ganyan. Dahil never naging lamang yung team block kasi lahat ng players sa team block mabababa yung star eh. Tingin ko nga mas lamang pa nga yung team white eh. Kasi ang daming may matataas na points sa kanila nung last season. Sa team block wala masyado. Sabihin lang natin si Zone lang. So match lang yun, Zone Yuki. Match up ng high points. Yun, I think kailangan lang talaga ng batak pa. Batak power. So timbang kasinan kasi kilala naman yung mga nandun eh. Like, ano eh, nasa amateur scene yung iba eh. So experience wise meron sila eh. Okay din. I mean, okay. May natutunan din kami. I mean, yung team white. Ang problema lang kasi sa team white, pag gumawa ka ng plano, hindi nila ma-execute. Paano nila ma-execute yung plano kung sila mismo taga-gattle sa sarili nilang galaw? So, mas maganda talaga batak muna sa RG. Pag nakapanan nila isa't isa, tsaka komportable na sila sa lahat, doon pwede nang gumawa ng plano, strategy. Hindi ka pwedeng gumawa basta-basta ng strategy. Pag sabihin natin sa basketball, pinawak mo ng bola, hindi pala magunong magbaba ng bola hanggang sa kabilang ring or sa ring nila. Hindi pala magunong mag-dribble, hindi pala magunong mag-layup, hindi pala magunong mag-shoot. Diba? So paano ang makagawa ng play para sa kanila kung hindi pa nila kayang gawin yung mga dapat gawin? Yung mga simple things. Kasi pagka... ano na, turtle, o. Focus tayo sa turtle zone natin, turtle dance tayo. Tapos yung mga bushing, yung bitaw ng skill. Tapos pag nag-flicker yung kalaban, alam nila kung kailan ulit magkaka-flicker. So, yun yung mga kailangan. Matututunan nyo yun kayo sa RG. Tapos once natutunan nyo yun, pwede nyo na-implement sa mga scream, sa mga strategy nyo. Kung kailan kayo mag-gang, kailan kayo papasok, kailan nyo i-capitalize yung turtle advantage nyo. Guess nyo yan, sa lineup advantage nyo, mga ganun. So, matututunan nila yun sa RG. Ang problema na kasi talaga umalis si 3D for 4 days. So, pag natingin ka sila for 4 days, hindi nakapag-practice, tapos biglang dating. Ayun yung pinakamasakit doon. Pero sa dating teammate, pati team block, umuwi din naman sila ng 3 days eh. 3 days to 4 days kasi yung iba, tinapos yung exam sa school. So, kahit lang habulin yun, kahit lang habulin teammate. I think positive naman ako sa kanila eh. Patsaka positive mag-isip si 3D, tsaka yung team niya. Guess nyo yun, ngayon sa team block, nagagattle na sila eh. Guess nyo yun, kasi ano eh, may isa, gumanon sa, yung ano, sabi natin, yung last month, gumanon si Nico. Biglang bumagsak siya. Tapos si Zone umangat, si Zeno umangat, si Wex consistent ang pabagsak, 'di ba? Si JD consistent ang pabagsak. Hindi ko alam eh, like ganun talaga, may time na ganun, may time na lumalakas ka. Pero dapat ang ano dito ang kailangan lang isipin yung consistency. Alam niyo, yun dapat straight lang talaga. Pag nag-improve, boom, improve, tapos straight. Kahit pa unti-unti lang, kahit pa ganun-ganun lang. Basta pa-improve yung pataas yung pa-improve. And nakikita ko yung teammate naman pag ganun eh. Pag yan, tapos biglang babagsak. Malalim na malalim. Tapos akit ulit. Tapos babagsak na babagsak. Pag yan, nag-deep sa crypto. De, joke lang. Ganun naman yung ano eh. Yung team white. Positive mindset sila. So yun yung negative.